2,400 na kita po yung ating subscriber sa tulong po ninyo. Kaya maraming maraming salamat po sa suporta, guys. Welcome back mga bro sa ating YouTube channel at sa video ito. Turuan ko kayo paano mag-estimate ng cabinet. Halimbawa ay mga kitchen cabinet. Yan guys. Kasi may nag-message sa atin. Nabasa ko siya kanina. Shout out Sir Arsenio. Kung hindi ako nagkakamali. Nagtatanong siya kung paano mag-estimate ng kitchen cabinet. Yung sa ilalim ng lababo. Tapos pagka daw mayroon ding drawer. Yan guys, nagtatanong siya kung paano mag-estimate ng cabinet na may kasamang drawer na yun. Guys, turuan ko kayo paano siya gawin. Ano? Pero bago yan guys, pa-subscribe naman po yung ating YouTube channel. At lagi po tayong nag-upload ng mga video dito sa ating YouTube. Maraming salamat po sa support ko. Ayan, dun po sa pag-estimate ng ating cabinet. Iba-iba yung presyo niya. Magkaiba yung presyo ng brown at iba rin ang presyo ng puti. Tapos depende pa kung ano yung materials na gagawin natin, na ilalagay natin. Kung halimbawa ay sa ilalim ng lababo, ang gagamitin natin ay aluminum composite panel o cladding. Iba rin ang presyo nun. Ganon din po dun sa basbati, iba rin ang presyo nun. Tapos ganun din, pagka halimbawa ay meron yung iba na gusto yung merdyo mura-mura lang, meron tayong ino-order dyan na pwedeng stucco, ayan, pwedeng glass. Ayun guys, ayun sir, sir Arsenio, iba-iba po yung mga presyohan natin doon sa mga kitchen cabinet. Tapos pag sa drawer, ito mababanggit ko sa inyo, doon sa drawer niya, bali ang ginagawa ko dito pag nasusukat ako, sinusukat ko yung total nung ilalim ng lababo. Yung height niya, tsaka yung haba. Tapos, tinototal ko yun. Pinipresyohan ko siya ng bukod. Saka po ina-add ngayon yung drawer, kung ilang drawer yung gusto nung kayari. Halimbawa, dito sa Laguna, ang bigaya natin ay per drawer ay 800. Ayan. Depende naman yan kung malaki o maliit. Kasi baka mamaya, maliit lang naman yung drawer niya. Kaya mura lang yun. Kung malaki, medyo mahal yun. Pero kung standard lang, magaya ng ginagawa namin na 18 inches, yung pinakamalapat hanggang 20 inches, minsan binibigay ko siya ng 800 pesos ang isa. Additional yun guys sa total ng ating kitchen cabinet na pinresyohan yung ating sinukat. Kaya ang nangyayari, kung alimbawa ay ang gusto ng mayari ipapalagay ay tatlo, yung kagaya nito, ay 800, 2,400 yung mga giving additional niya. Tapos guys, ang ginagawa natin naman dyan, yung part ng may drawer na yun, kinukulong natin dyan ang stucco. Kaya guys, yung mga ginagawa natin, buong buo yun, pinapasok lang siya dun sa loob ng ating lababo na sinukatan. Tapos, ayun, drawer yung harap niya, tapos kulong siya. Yung kagaya nitong nasa picture natin dito. Ganun tayo magawa guys. Ganun po ang ginagawa kong presyohan. Kung halimbawa ang sukat ng ating cabinet lalim ng lababo ay 5 feet. Ang bigayan sa amin dito iba-iba. Yung iba para pinto. Halimbawa ay 1,000. Dito sa Laguna, bigay nila ay isang pinto ay 1,000. Ay di kung limang pinto yon ay di 5,000. Tapos sakala po ina-add yung drawer na tinatanong ninyo kung paano siya presyo. Ganun po ang bigay dito sa Laguna. Minsan, ginagawa rin naman per foot yung presyo. Eh, halimbawa, kung halimbawa sa kulay white, 1-1 ang per foot niya. Times na natin sa 5, yun yung presyo nung ilalim ng lababo. Saka natin sa kapo niya ina-add yung tatlong drawer. Ayan, ganun lang siya pagpipresyo ng ating cabinet. Ganun lang kasimple yung pagpipresyo. Kaya mabilis lang. Ang discount ko naman dito mga bro,
ay nangyari sa akin bago ako nagtayo nitong sarili ko business nito. Pumasok muna ako sa mga salamin na nag-aral na natuto ako at nakaya ko ng magtayo din ng sarili. Ayun, ay alam ko kung paano siya presyohan, paano ko patakbit kasi alam, nakabisado ko na siya, nagtatrabaho pa lang ako sa mga siya. Ganun ang ginawa ko. Kaya sa mga nagpa-plan dyan, pwede ganun ang gawin nyo. O kaya naman, kung kaya nyo na talaga, kahit hindi na kayo magpumasok sa mga salaminan, mag-aral, mga bigayan, kung paano, kung magkano mga bigayan, yan, halimbawa mga sliding, mga cabinet, kung kaya nyo naman na presyohan, kahit hindi kayo pumasok sa mga ganun sa salaminan, at gusto nyo na magsarili, kaya naman, wala namang masama doon. Kaya lang, mas maganda kung alam natin bago natin pasukin. Ayun yan guys, yung ating pagbibigay ng mga presyo sa ating mga ginagawang mga cabinet. Ayun lang mga bro, at sana ay nakatulong, lalo na kay Sir sa inyo na nagtatanong at nag-comment dun sa ating video. Sana po ay nakatulong sa inyo. Ganun lang po siya kasimple at makukuha nyo siya sa katagal. Din naman po sa iba na gustong malaman na halimbawa kung paano mag-presyo ng sliding o paano magawa ng mga cabinet, ng materials. Kung mayroon po kayong tanong, pwede po kayong mag-iwan ng message dito sa comment section itong video na ginawa ko guys. Sasagutin po kayo dyan kasi lagi kong binabasa, lagi kong tinitingnan yung ating comment section. Kaya guys, mag-business lang po kayo dyan. At shoutout po sa lahat ng mga nandiyan na nagme-message at nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout po sa inyong lahat, hindi ko na kayo isa-isa. Maraming salamat po sa inyong support talaga sa aking channel at patuloy na pag-subscribe. Maraming salamat po. Halos nasa 2,400 mahigit na po yung ating subscriber sa tulong po ninyo. Kaya maraming salamat po sa support guys. Please subscribe na rin po yung ating YouTube at doon sa mga hindi pa nakasubscribe. Lagi po tayong nag-upload ng ating video at ayun, sana ito nakakatulong yung iba doon sa tagayin sa Arsenio na alam po ito yung manggagawa din kaya meron siyang gustong malaman kaya hanggat kaya po natin, sagutin natin yan, ibigyan ko kayo ng idea. Ayun lang guys, maraming salamat po sa supporta nyo guys at sa panonood sa aking YouTube channel. God bless you po sa inyo.